let us define the statistics. So, masyado malawak ang statistics class, no? So, maglalagay lang tayo ng selected definition and yung traditional definition na ginagamit sa mga books. So, nandito, the field of mathematics that deals with collecting, organizing, analyzing, interpreting, and presenting the data. So, importante yung hierarchy ng mga limang terms na meron tayo dito. So, una, kailangan mo munang mag-collect. Yeah. Mangalap ka muna ng data. Siyempre, wala kang i-analyze, wala kang i-interpret without the data. Then, once na makuha mo na yung data, siyempre, magulo pa yan. Kailangan mo siyang iayos or i-organize from raw data to group data. Then, once na naiayos na natin, that's the time na i-analyze na natin kung anong meron doon sa mga numbers behind the collected information. Then, after that, let us interpret those numbers using some statistical tools. Then, that's the time na ipepresent na natin siya. So, madalas, ginagamit natin to kapag meron tayong mga group reportings, diba, nung mga bata tayo, pinag-report tayong teacher, bibigyan tayong topic. Then, once na may topic na tayo, mag-internet tayo, research tayo, collect tayo ng mga data sa libro, let's say sa mga libraries. Then, organize natin kung ano yung pagkakasunod-sunod na pwede, sa itong topic na to, sa akin itong topic na to, ikaw mauuna, ako yung susunod, and so on and so forth. Then, analyze kung ano yung hinihingi nung given problem, given definitions, diba? Kung dapat balagyan ng illustration para mas mapaganda yung ating reporting eventually. In terms of interpreting, madalas nagbibigay din si teacher ng mga rubrics or grading system kung paano niya gigradean yung performance ninyo. So, interpret mo paano ko pagpapraktisan to, paano ko siya i-improve. So, let's say 20% yung grading system niya dun sa voice, no? So, dapat lakasan mo yung boses mo. Lalakasan ko yung boses ko para, 20% makuha ko. And then, lastly, yung presenting the data. Ito na yung mag-report kayo sa harapan together with your classmates and your teacher. And then, we have two classifications of statistics. The first one is the descriptive statistics. Here, we are using the numbers or the data in order for us to summarize or to describe a person, a place, an event, or a phenomena. Under the descriptive statistics, we are also using charts in order for us to visualize clearly the meaning or the interpretation of the data that we gathered. Like for example, a pie chart. So, pie chart gives us an idea para makuha natin o ma-observe natin kung anong sinasabi ng specific situation. Halimbawa, number of enrollees within a semester, no? Sa subject na to. So, nakikita natin sa ating PowerPoint kung ano na yung mga percentage ng bawat subject. So, kung ano may pinakamalaking sector, that means yun yung mas maraming enrolled students on that particular subject. Basta ang sinasabi lang sa descriptive statistics, binibigyan ka lang niya ng idea kung ano yung status ng isang bagay sa pamamagitan ng data or numbers natin. Sa election, malalaman natin sino yung nahuhuli, sino yung nangunguna, diba? At least binibigyan ka ng confidence, mukhang mananalo yung alaga ko, no? Something like that. Diba? Sa PBB, no? Or Pinoy Big Brother. Another chart na madalas natin nakikita is yung line graphs, no? Madalas nakikita to sa mga companies, no? Para ma-express nila, pag nagpe-present sila, kung ano yung kalagayan ng kanilang negosyo, no? Kapag yung line ay umaangat, ibig sabihin, maswerte kayo. Maswerte ka. Pero kung ang line graphs natin ay decreasing, so that means it needs improvement. No? Baka nalilugi dahil may nangongorap o kaya mali yung pamamalakad ng CEO or kung sino mang involved na person on that specific scenario. So yun na nga, no? As an example, data summary with the means of pie chart, line graph, histogram, bar graph, and the like.
Under the descriptive statistics, pinag-aakalan din yung measures of central tendency. Ito yung sumusukat sa middle part ng data. Nandyan sila mean, median, and mode. Well, nandyan din yung measures of variability. So, ano ba yung variability? Ito yung dispersion ng data. If they are clustered, kumpul-kumpul, or scattered, hiwa-hiwalay. So, pag kumpul-kumpul, may ibig sabihin yon. Kapag ang data mo naman hiwa-hiwalay, separated version din yon. Meron din siyang ibang ini-interpret. So, ano yung sumusukat sa kanila? Nandiyan yung range, variance, and yung standard deviation. And then, yung isa pang statistics ay yung tinatawag na inferential statistics, or for short, INFIC. Ano ang pinagkaiba nito sa descriptive statistics? Dito, gumagamit na tayo ng probability para makapag-arrive tayo sa isang conclusion. Paano yun? Ganito lang yung mga classmates, no? Meron dalawang grupo under inferential statistics. Isang malaki, isang maliit. Hindi natin kaya kumuha ng impormasyon or hindi natin kaya maipag-survey sa napakaraming tao sa isang organisasyon. Kaya kukuha lang tayo ng maliit na amount ng respondents natin. Imagine mo, hindi natin kaya bigyan ng survey form lahat ng tao sa Pilipinas. So, kukuha ka lang ng maliit na portion nito para yun yung magiging subject of your study. So, meron kang malaking grupo. Since di mo kaya yan i-accommodate lahat, kukuha ka lang ng maliit. Then, kung ano man yung makukuha mong conclusion dun sa small part, ang role ng inferential statistics is i-generalize po ito into a big part. Okay? Ibig sabihin, from the small part, yung conclusion po nila doon, kung ano man yung nakuha, yun din yung magiging conclusion mo para sa big part. So, that's the inferential statistics. Okay. Dito, it uses data as part of the sample obtained from the population. Yung malaking grupo, that's the population. Yung maliit na grupo, yung color pink, that will be your sample. And then, gaya na sabi ko kanina, it utilizes the concept of probability to determine how confident we are in conclusions we meet. Kasi minsan, mali ang makukuha nating conclusion. So, diyan papasok yung probability para magkaroon tayo ng kumpiyansa sa sarili natin na, uy, mataas yung chance na ito talaga yung conclusion ko. Tama to. Paninindigan ko to. So, yun lang mga classmates. Thank you so much sa pakikinig. See you sa next topic natin. Ingat and God bless.